Sino na pong ready sa series ender natin ngayong umaga? Amen. Hallelujah. So we're down to our last installment po, no, ng ating series na Heart, munti ko na sinabi, Heart for the House, Heart of Worship. And if you're ready for the Word of God, let's remain standing. Let's open our Bibles to 2 Samuel chapter 6, verse 21-22. Basahin po natin yung English, then yung Tagalog. Ayan. 2 Samuel chapter 6, verse 21-22. Ready na po ba? Wala pa. 21 po hanggang 22. Sabi po dito, David said to Michal, "It was before the Lord who chose me rather than your father or anyone from his house when he appointed me ruler over the Lord's people, Israel. I will celebrate before the Lord." Turn to your neighbor and say, "I will celebrate before the Lord." Come on, come on. Sige po. Sa kaliwa, sa kanan, sa harapan mo, sa likuran. Come on, sige po. I will celebrate before the Lord. Parang hindi man po nagse-celebrate yung iba. Amen. Maghawaan po tayo ngayong umaga. Come on. One more time, kalapitin mo yung katabi mo, sabihin mo, "I will celebrate before the Lord." Come on. Woo! Come on. Amen. Yun na po yun. Yung iba, sabi, "I will celebrate." Pastor, di takpo. I will become even more undignified than this. I love that word. Say that with me, undignified. Type that in the chat, undignified. Basahin po natin sa Tagalog. Sabi po dito, no? Sinabi ni David kay Michal, "Ginawa ko iyon sa presensya ng Panginoon na pumili sa akin kapalit ng iyong ama o ng kahit sino pa sa angkan niya. Pinili niya akong mamahala sa mga mamamayan niyang Israelita, kaya ipagpapatuloy ko ang pagsasaya sa presensya ng Panginoon. At kahit na nakakahiya pa ang gagawin ko para sa pagdiriwang ng Panginoon, gagawin ko pa rin ito." Hallelujah! Come on! Ilan po dito ngayong umaga, hindi siya mahihiya na papurihan ng Panginoon? Come on! Hindi siya mahihiya! Come on! Come on! Come on! Hallelujah! Bago po tayo magsimula, gusto ko ma-receive natin tong word una pa lang sa puso natin. Huwag mo nang hintayin pa yung word. Mag-respond ka na dun sa word right now. Alisin po natin yung pagiging self-conscious natin. Alisin natin yung hiya natin. This is not about you. It's not about me. It's not about kung anong ginagawa ng katabi mo. Come on. Pag nagpupuri po tayo, yung focus lang natin ngayon ay walang iba kundi yung Panginoon. So hindi nakakahiya na ibigay sa Panginoon yung pinakamainam na papuri. Huwag kang mahiya na palakpakan mo yung Panginoon. Huwag kang mahiya na itaas mo yung kamay mo. Huwag kang mahiya. Come on. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Sige po. Let's bless His name. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Let's lift our hands to the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are here in the room. We can feel your presence, Lord God, so strong. Sa kalagitnaan namin, Lord, salamat po. Lord, itinatabi namin lahat po ng pwedeng makasagabal sa nais mong gawin ngayong umaga, Panginoon. Aalisin po namin yung aming hiya. Lord, hindi kami makukonsyos sa anong mangiisipin ng mga nasa paligid namin right now. Lord, we want to move your heart. At hindi kami papapigil na hindi namin, Lord God, maibigay yung nararapat na papuri sa iyo. Lord, salamat po
Bless your word, God. Bless your servant. And as we end this series, God, may you be glorified. And let your word speak sa bawat isa po sa amin. Hindi na po dito, but even yung mga kasama naming online, Lord God. Maraming salamat po. All praises and honor, God, belongs to you alone. In Jesus' name we pray. Somebody shout a big amen and amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. And para po sa ating series ender, I want to entitle this word, Undignified Worship. Hallelujah. Come on, say that with me. Undignified worship. Ito yung worship na walang hiya. Medyo palitan ko yung pagkakasabi, medyo masakit ata pag walang hiya, no? Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, may hiya ka ba? Amen. Tanggalin natin yung hiya natin. Dahil alam niyo po, minsan yung hiya na yan, yan yung nagiging hadlang. Gusto mo na magtas ng kamay mo, lalawin mo parang ngabe mo. Ayan, ay. Yung dati, dito lang yun eh. Ito po yung level ng worship. Tapos dito na, parang may buhat kang LED TV. Tapos mamaya patas na ng ganyan. Hanggang mag-breakthrough ka na. Amen. Hallelujah. Makakaupo na po yung bawat isa sa atin. Baka mapasayaw na naman po ako dito. Once again, ngitihan yung katabi nyo at sabihin mong, naggagalak ako, ikaw yung katabi ko. Come on. Amen. Yung totoo po. Amen. Once again, magandang umaga po sa bawat isa and welcome to our Sunday worship experience. Nais ko pong malaman kung meron po ba tayong mga bisita ngayong umaga na makakatanggap ng 10,000 na palakpak. Hallelujah. Come on. Meron pa po ba? Visitor who came here for the first time, nagagalak po kami na nandito po kayo. We know na hindi po to aksidente. At alam niyo po ba, hindi kami nagugulat kung bakit kayo nandito. Because we've been praying for you. Pinapanalangin po namin kayo. And I hope na sa buong stay niyo po dito, ma-encounter niyo yung Panginoon. And we will have a good time together. I pray this is not the first and last. Kung naghahanap po kayo ng church na nais nyong may mag-guide sa inyo sa inyong walk sa Panginoon, narito po ang The Rock City Church. And I'm praying na darating po yung panahon na masabi nyo that this is your home. Amen. So let's talk about this word, undignified worship. So bago po tayo mag-jump doon sa text natin, actually it's a short portion po ng napakahabang kwento. But I feel the need na sabihin po yung context nito, yung background niya so that maintindihan po natin, no? Yung binasa po natin kanina in 2 Samuel chapter 6, tama po ba? So first let's have a little background. Sa 1 Samuel po chapters 16 hanggang pong 31 ay makikita po natin doon yung kwento kung yung pagkabagsak po ni Saul, yung unang hari po ng Israel, at kung pwede ko po bang sabihin, siya po yung piniling hari ng mga tao. No? Versus po si David, na pangalawang hari po ng Israel, na siya naman po yung piniling hari ng Diyos para sa Israel. Tama po? So, the people's choice for king and God's choice for king. At sa 2 Samuel naman po, verses 1 to 5, dito po natin makikita that David was proclaimed na hari. And in chapter 5, bago po itong chapter 6 na binasa natin kanina, David captures the all-important city po ng Jerusalem. And he takes the stronghold of Zion na tinawag niya po itong Jerusalem is called the City of David. No? At ito po yung kanyang own military capital. And we can see sa passage po, no, na si David po is in complete conquest ng Jerusalem, at makita natin kung paano po dinala ni David yung Ark of the Covenant dito po sa Jerusalem. So, explain po natin, Pastor, ano po yung Ark of the Covenant, no? At para po maliwanagan po tayo, yung Ark of the Covenant po, kung titingnan nyo po way back sa Exodus pa lamang, Exodus 25, yung Ark of the Covenant po was constructed under the leadership po ni Moses. No?
Ayan po yung picture ng Ark of the Covenant. At yung Ark of the Covenant po, from the word ark, it means box or it means chest. Ito po ay wooden box po na binalutan po ng ginto. No? Kagaya po na nakikita nyo sa picture. At ito pong Ark of the Covenant ay napakahalaga. Actually, ito po yung central focus sa templo dahil it is in here. Again, sa Exodus 25, makikita natin, it was the place where God said that He would be present sa mga Israelita. No? Kumbaga, yung pong physical na nakikita nilang wooden ark na yan, plated with gold. No? Diyan po nangusap ang Panginoon at nag-promise, no, na siya po'y mananahan sa kanyang mga sa kanyang bayan, no? And sa loob po ng Ark of the Covenant, nandiyan po yung Ten Commandments, nandiyan po yung jar of manna at yung staff po ni Aaron. So ito pong ark na nakikita niyo yan, actually it was carried for 40 years, no, during the wilderness experience po ng mga Israelita. And eventually po, nung si Joshua na yung nag-lead, ay he brought the ark to the promised land. At nung nandun na po sila sa promised land, ay constant po yung pakikipagbaka nila sa kanilang mga karatig na syudad, bayan, sa kanilang neighboring cities. At dumating po yung point kung saan ito pong Ark of the Covenant ay nanakaw, nakuha ng kalaban nilang mga Philistine. And yung nangyari po nito, yung pong Ark of the Covenant ay dinala po nila sa templo ng kanilang chief god na tinatawag nila na si Dagon, no? At the next morning, tingnan niyo po yung story. Dinala po, nanakaw, kinuha yung Ark of the Covenant, dinala po sa templo ng kanilang chief god na si Dagon. At alam niyo po ba, kinabukasan, nakita na lang po nila yung kanilang chief god na si Dagon, yung statue niya, no, ay bali yung ulo, nalaglag, pati po yung mga kamay ay nasira. So natakot po yung mga Philistine, no? So yun nangyari din po doon sa village kung saan nila dinala yung Ark of the Covenant, yung village po called Ashdod, ay nagkaroon po ng malalang sakit yung mga tao doon, no? Nagkaroon ng mga devastating na affliction at mga tumors. So nag-isip po sila, natakot sila, nag-isip sila na ilipat yon kasi baka mas lalo pang, alam niyo po, kumalat po yung fear sa bayan nila dahil po alam nila may mali eh. Alam nila yung Ark of the Covenant na yon ay sa Diyos yon. So ngayon po, ang nangyari, as a consequence, nilipat na naman po nila yung Ark of the Covenant sa another village na tinatawag na Ekron, no? But even po yung mga tao din doon, pina-fast forward ko po yung story, alam nila na hindi dapat doon sa village na yon mananatili yung Ark of the Covenant. At nagpulong po yung mga leaders at nagkasundo sila na hindi dapat dito yan, ibalik na yan natin dapat sa Israel. Pero nga po, ayaw nilang hawakan itong napaka-sacred po na bagay na ito. So yung mga Philistine leaders, nagpagawa po sila ng cart na doon po nila nilagay yung Ark of the Covenant at naglagay po silang dalawang baka para po ihatid pabalik yung Ark of the Covenant papuntang Israel. Nakukuha niyo po, no? At nung nakarating na po yung Ark doon sa Israel, sa Bet-Shemesh, nakita po ito ng mga Levites while they were threshing out ng wheat. At actually, nag-rejoice sila nung nakita nila, wow, alam nila yung Ark of the Covenant eh. It signifies the presence of God. So to cut the long story short, these people brought offerings and sacrifices and they worshiped the Lord. But even them, alam po nila na dapat po hindi manatili sa kanila yon at maibalik to kung saan po talaga dapat siya nararapat na magstay. So, nangyari po nito, they sent word to the people ng Kiriath Jearim for them to retrieve the ark, no? At to cut the long story short, ito pong ark was taken to Kiriath Jearim.
At nanatili po ito una sa bahay po ni Abinadab for 20 long years. At sa tagal pong yon, no, nakita na natin yung rise and fall ng mga hari ng Israel, si Saul at si David. At nung lumitaw na po sa picture si David, nakita niya kung paano pinagpala yung bahay ni Abinadab dahil po doon sa Ark of the Covenant. And when he realized how blessed po si Abinadab, ang nangyari po, he wanted also that same blessing for all Israel. Kaya po pinlano niya na maibalik yung Ark sa City of David, sa mismong Jerusalem. So, ito na po yung story. Pabalik na po sila sa kanyang talagang paglalagyan sa Jerusalem. On their way po, no? Kung babasahin niyo yung 2 Samuel chapter 6, almost 30,000 daw po ng mga tauhan ni David. Talagang mahabang, if I can say, procession yon. Talagang nagre-rejoice sila dahil po ibabalik na yung Ark of the Covenant that signifies the presence of God. Kaso po nagkaroon ng problema. Yung kanilang pagsasaya ay napalitan ng terror dahil po nung yung isang baka ay parang natalisod. Ang nangyari po sa Ark of the Covenant na nasa cart ay parang madudulas na at malalaglag. At yung anak po ni Abinadab na si Uzza, dali-dali po siyang, alam mo yun, parang gusto niyang iligtas, iantabayanan yung Ark of the Covenant. Pero ito po yung nakakatakot. Nung nahawakan niya po yung Ark of the Covenant, instantly, he was struck dead. Hello? Pastor, bakit? Parang ang ganda naman ng desire ni Uzza eh. Oo nga, yung iba sabi, nakikita ko yung mukha ng iba sabi niya, oo nga naman pastor, ba't namatay siya? Pero kung titingnan po natin, sa Book of Numbers, no, chapter 4, na meron pong ibinaba doon na malinaw na instruction na bawal pong hawakan any of that holy thing dahil for sure mamamatay daw po sino man yung hawak doon. So malinaw po, merong instruction. Look at that. Yung banal na Diyos, nagbaba ng specific na instruction. At doon pa lang po sa instruction, talagang manginginig ka dahil alam mo that the God that you are serving is really a holy God at hindi siya nagbibiro. Nandiyan pa po ba tayo? No? So namatay po si Uzza nung nahawakan niya po yung Ark of the Covenant. And si David po, he was terrified. At dahil dun sa nangyari, he left the Ark sa bahay na po ni Obed-Edom for the next 3 months. At nakita din po natin kung saan from Abinadab papunta kay Obed-Edom, nakita po natin sa story na pinagpala po yung mga tahanan nila because of the presence of God na nandoon. Sino po naniniwala yung matinding blessing po talaga na pwede nating maranasan ay yung presensya ng Panginoon sa buhay natin? Come on. Palakpakan mo si Lord if you agree. Gusto ko pong i-connect yun eh. Kung saan nananahan yung Ark of the Covenant that signifies His presence, pinagpapalang lugar na yon. Pwede ko po bang sabihin na yung Kristiyano na rin nananahan sa presence ng Panginoon ay pinagpapala din ng Panginoon? Palakpakan niyo po si Lord. So kung ganon, dapat po pala yung isa sa mga dapat nating naisin sa ating buhay bilang isang Kristiyano ay yung presence ng Panginoon. Hindi anumang material or anumang kayang ibigay ng mundo. Pero sa atin po mga Kristiyano, we need to understand yung bigat ng presence ng Diyos. To the point na dapat masabi natin, Lord, I cannot live without your presence. Anong kwenta ng buhay without God's presence? Imagine life without God's presence. Imagine yung Christian life mo
Can we even call it a Christian life without the presence of God? Gusto ko po mag-sink in sa atin so that naisin nating lahat ngayon. Yes, normal lang po, may mga pangarap tayo sa buhay, normal lang po na may mga pinagpipray tayo, pero sana, the Rock City Church family, isa sa mga nanaisin mo na hindi ka dapat mawalay doon ay yung presensya ng Panginoon. Kung paano po yung isda na inaalis mo sa kanyang bahay, sa kanyang habitat, sa tubigan. Itapong tilapia, aki may maglipasag iya. At hindi siya magtatagal. Ganon ka rin, kapatid. Kung aalisin ka sa presence ng Panginoon, hindi ka magtatagal. Hindi ka magtatagal. I remember yung story, parang po yung prodigal son, nang siya po ay panandali ang lumabas doon sa bahay ng kanyang ama. Sa bahay ng kanyang ama, nandun na lahat ng pangangailangan niya. Sa bahay ng ama, nandun lahat yung blessing. Wala na siyang hahanapin pa, no? Nandun siya sa tatay niya. Pero nung lumabas po siya, doon niya naranasan yung luck. Ganon din po sa atin. Bakit minsan nagkakandaloko-loko na yung buhay natin? At mapapansin mo na yung luck, napapansin mo na, ano na nangyayari, ba't puro maling-mali na ata yung mga desisyon na nagagawa ko. Lahat pong yun, balikan mo, tingnan mo. Baka po nakaugat po yun dahil lumayo na tayo sa presensya ng Panginoon. So malino po, nakita natin, kung saan man po yung Ark of the Covenant, kakambal po nun yung pagpapala ng Panginoon. So ngayon po, pupunta tayo sa 2 Samuel 6:12 to 13. Sabi po dito, now King David was told, the Lord has blessed the household of Obed-Edom and everything he has. Sino po may gusto nun? Hallelujah. Pinagpala na yung kanyang bahay, yung kanyang tahanan, at lahat daw po nang meron siya. Ang sarap po nun. And that is because of God's presence. Because of the Ark of God. So it doesn't matter where you are. Ano man yung estado ng buhay mo. I remember po yung buhay ni Joseph. Nasabi po sa Bible na kahit nandun na po siya sa kulungan. But because the Lord was with him, Joseph still prospered sa lahat ng kanyang ginagawa. Wow, palakpakan nga po natin yung Panginoon. Because the Lord was with him, nagtagumpay po siya. So yun po yung sikreto na tayo po ay manahan sa presensya po ng Panginoon. So David went to bring up the Ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with rejoicing. Come on, say that with me, with rejoicing. When those who were carrying the Ark of the Lord had taken 6 steps, he sacrificed a bull. So, ano po yung gusto kong makuha natin dito po sa story po na ito, no? Kanina pa po natin pinag-uusapan yung presence. Nasabi ko na po paulit-ulit yung bigat, no, na i-desire natin na manahan tayo sa presensya po ng Panginoon. Kasi po ito po, I think ito po yung topic, or ito po yung nagiging issue sa mga churches po natin ngayon, that we need to recover ay yung pong sense of reverence patungkol po sa presence ng Panginoon. Yes, we are blessed. Katulad po noon, tingnan nyo, maling si Uza po, he was struck dead right away dahil lang sa maling attitude. Kung paano po na sinabing huwag hawakan yon. Tingnan niyo po, ganun ka banal yung Diyos. Pero aren't you glad? Ngayon po, imagine niyo lang, no? Kung same pa rin po na ganung setting, nasabang minsan pupunta tayo sa church, yung mga katabi natin, nabubuwal na lang. Kasi nagtaas ng kamay, hindi pa pala, alam mo yon? Hindi pa pala humingi ng tawad sa Panginoon. May galit pa pala sa puso, pumunta sa church, hindi ready, bumaba yung presence ng Panginoon, hindi siya prepared. Are you getting this? Blessed po tayo
na sa panahon po natin ngayon, hindi ko sinasabing maging license mo yon para maging apathetic ka na lang. Pero gusto ko pong itaas natin yung level ng respeto natin when it comes sa presence ng Panginoon. That every time that we gather, church, listen, every time na magkakasama po tayo, every time that we gather, corporate man, dapat po aware po tayo lagi sa holy presence ng ating buhay na Diyos. Gaya po na sabi natin weeks ago, di ba yung worship po, it should be a what? A reverent response to God's holy presence. Yan po yung response natin eh. So, kung alam po natin that the presence of God is here, yung tanong, how should we act in worship? Kung kilala mo yung Panginoon and you know how worthy He is, ang tanong po, paano po tayo mag-respond dapat sa presence ng Diyos? Siguro po, una po na gusto kong bitawan sa inyo, I'll be giving 3 points this morning, but the first thing that you need to understand is this, that the presence of God should be the main focus in worship. Amen. Yung presence ng Diyos, siya po, listen, yung pinaka main focus natin whenever we gather here. Hello? Pupunta ka sa church, gusto ko po mabago yung kaisipan natin bilang isang pamilya ng Darac City Church. Yes, minsan pupunta tayo sa church, may mga pinagpe-pray tayo, may mga prayer requests po tayo, wala pong masama doon. Pero magkaisa po tayo that whenever we gather here, listen, yung dapat na main focus mo, hindi lang po yung sabihin mo kay Lord yung mga prayer request mo, hindi lang yung focus mo ay masagot yung mga pinagpe-pray mo, pero dapat po yung main focus natin ay yung kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Yes, God is omnipresent. When you say omnipresent, He is everywhere, all at once. Siya po'y present saan man po tayo. At alam ko po, He has promised that He will never leave us nor forsake us. Yes, meron pong omnipresence, pero meron din pong tinatawag na manifest presence. At yung manifest presence po, is meron kang awareness at sensitivity at nasisense mo that God is present here in this moment, right here, right now. Yun po yung manifest presence ng Panginoon. Aware ka. Yes, hindi mo siya nakikita, but you can feel Him. No wonder when, may mga time that when, hindi lang po dito, but when you pray, nagda-drive ka man, naliligo ka, namamalengki ka, hindi ko alam anong ginagawa mo. Sino po dito naranasan niya suddenly when yung kinonek mo yung heart mo, yung spirito mo sa Panginoon, suddenly naranasan mo yung presence ni Lord? Bigla-bigla, you are in tears. Naranasan mo yung comfort ni Lord. Bigla ka nalang umiiyak. Yun po yung sinasabi kong, you can feel Him. Nararamdaman mo siya. Yun po yung manifest presence ng Panginoon. You can sense that God is present in the room. You are aware. Ito po yung tanong. Ilang beses na po kaya na pumunta ka sa church at masasabi mo that time you are aware sa presence ng Panginoon? Amen. Kayo po yung sumagot. Ilan po kaya sa atin, masasabi natin, yes, pastor, na sense ko, aware ako, na encounter ko si Lord kanina sa ating worship, Sunday worship experience. Alam niyo po, sa tingin ko, dito po madalas pumapasok yung problema, lahat po naman tayo dito, that we are physically present sa church. But sometimes, tayo na lang nakakaalam that we are emotionally detached
emotionally absent or mentally absent. Ibig sabihin, nakaupo ka dyan, minsan nasanay na yung katawan mo, pero sa totoo, yung puso mo, wala kay Lord. Alam niyo po, posibleng kumanta ka? Come on, come on. Posible na awitan mo siya, and yet yung puso mo malayo sa kanya? No wonder sabi ni Jesus, these people honor me with their lips, but their hearts are far away from me. Pwedeng matapos mo yung isang set ng worship song, but still hindi ka pala totoong nag-worship. Pwede pala yun? Pwede palang itaas mo yung kamay mo, and yet yung utak mo nagwa-wonder? Tama po. Totoo yun. Pwede yun. Kaya nga meron pong akong isang paboritong kanta, yung title niya. Alam ko, na-share ko na before, yung Dove's Eyes. No? Nasabi po ng Dove's Eyes, yung mata daw po pala ng mga dove, no? Parang yung mga kalapate, talagang para ma-process yung picture na tinitingnan niya. It takes two eyes, both, na mag-focus doon. Ibig sabihin, para bang undivided attention. At meron pong sumulat ng kantang Dove's Eyes, sabi niya, I don't want to talk about you like you're not in the room. Sabi niya, Lord, ayaw kong buksan yung bibig ko. Naaawit ako na para bang wala ka sa kwartong ito. Ilang beses po kaya tayo umaawit na minsan di tayo aware sa presence ng Diyos? Ilang beses kaya na tinataas mo na lang yung kamay mo dahil nakasanayan mo, pero yung totoo, hindi pala konektado yung heart mo, hindi konektado yung sinasabi mo sa puso mo at sa iniisip mo. Kasi para mag-worship ka ng totoo, dapat po lahat yan present sa oras na yon. Yung bibig mo ay konektado sa sinasabi ng puso mo, at hindi lang po yun, yung utak mo, siya talaga yung focus niya, siya yung iniisip niya. And for worship to happen, dapat po simultaneous mangyari po lahat yon. At yun nga po yung sabi ko, physically present, minsan mentally absent, emotionally absent. May mga times na minsan hindi tayo aware that God is here in the room. Because alam niyo po, nangyayari yon because in the first place, listen church, in the first place, we are not seeking Him. That's the problem. Hindi tayo prepared. Yung problema, bakit hindi mo na-encounter si Lord? Kasi hindi ka prepared. Hindi mo hinanda yung sarili mo para ma-encounter mo si Lord sa lugar na ito. That's the problem. Woo! Yun yung problema. We become so complacent. We become so apathetic. Para masanay ka na lang. I remember, listen, nung inaaral ko po yung text, tingnan niyo po ito. Tinitingnan ko, bakit, ano yung nasa isip ni Uza? Hindi niya ba alam na bawal hawakan yon? I know, alam niya. Pero habang inaaral ko po to, ito yung lumabas na problema. Are you ready? That's because of his familiarity. Bakit? Si Uza, listen, tingnan niyo po, okay mawawala, ay anak ni Abinadab. At nagstay yung Ark of the Covenant sa bahay ni Abinadab ng 20 years. Naging familiar na siya. Yun na yung problema. Pag nagiging familiar na tayo, napapahamak tayo. 20 years niyang kasama yung Ark of the Covenant sa bahay niya. Doon na pumasok, sanay na siya, nakikita niya, ganun din po sa atin. Minsan, ang tagal mo ng Kristiyano, sanay ka na sa program ng church, tataas mo yung kamay mo, kakanta ka. And minsan, labas-pasok ka na lang sa church, 1 year, 2 years, 5 years, 10 years, 20 years, lagi mo nang ginagawa na hindi ka na hindi mo na na-encounter yung Panginoon. Because of familiarity. Hindi mo na ino-honor si Lord. Hindi mo na nabibigay yung awe and wonder and respect na deserve niya because you're so used to what you're doing. At doon po pumasok
Nasa utak niya, familiar na siya. Yan nga talane. Yun na po yung last, napahamak siya at namatay. Gusto ko pong iwan yung palaisipan, yung tanong na yan, para makapag-assess po tayo. Lord, i-search mo nga po yung puso ko, paano na nga po ba ako nagre-respond sa presence mo? Kasi yung taong uhaw, kapatid, kahit 10, 20, 30, 40 years ka na, ito po yung challenge. Dapat, yung heart natin, nagbabaga pa rin yan sa Diyos. In love ka pa rin sa Diyos. Excited ka pa rin sa Diyos. Come on! Sige po, lahat ng excited, palakpakan mo yung Panginoon. Sana po maputol yan at ipakita ng Panginoon yung mga bagay na dapat nating palitan. When we are so accustomed to that, yun na po, dyan na pumapasok, wala ka ng pakialam kung malate ka, masimulan mo man yung praise and worship or hindi, wala ka ng pakialam. Punta ka sa church, may Bible ka, wala ka ng pakialam, hindi ka ready. Yun yung problem. Ibalik po natin yan sa church, yung reverence natin. Huwag mo hayaan, mas handa ka pa sa ibang party, mas abda ka pa sa ibang mga pagtitipon. Nagtitipon tayo dito, hindi naman tao yung pinupuntahan natin. Ang Diyos! So, paano po tayo mag-respond? Tama po ba? So, again, when we come together for worship, we ought to focus on God's holy presence. Wala na pong iba. 2 Samuel 6:14, si David po, he was wearing a linen ephod. David was dancing before the Lord with all his might. Tingnan niyo po yung connection nun. Dahil po, listen, yung Ark of the Covenant, no? Ibabalik na po nila, kasama nila. So, tingnan mo yung response ni David kung paano siya mag-worship dahil lang po yung Ark, yung presence ni Lord ay nandyan. He was dancing before the Lord with all his might. Bilang hari, listen, he was leading the people in worship, but at the same time, he was worshiping personally. Katulad po dito, we are gathering corporately. Pero sabi nga natin last Sunday that we need to offer a sacrifice of praise kasi yung sacrifice of praise, personal yan. Ikaw lang yung makakapagbigay niyan. So imagine the power of worship when we come together. Imagine nyo, lahat ng tao dito pupunta sa church, excited ma-encounter si Lord and hindi pa nagsastart yung worship siguro po. Grabe, ma-encounter natin, sasabog yung presence ng Panginoon sa lugar na ito because lahat tayo ay uhaw at ready na ma-encounter natin si Lord. Ano po kaya mangyayari sa church? Kung every Sunday, lahat tayo gutom. Buti pa yung mga sinehan, pinipilahan. Yung church kaya kailang pipilahan. Yung showing at 10 o'clock, 9:30 at yun na kaya. You want to sit at the best seat. Gusto mo yung talagang ready ka, excited ka, magdala ka pang popcorn ka, magdala kang nano-nano. Ganyan ka ka-excited eh. But how about yung excitement natin sa Panginoon? Taas po natin yung level. David was dancing with all his might. He didn't hold back anything. At in-express niya po talaga gano'n niya kamahal yung Panginoon. Makita natin yung sa pag-worship niya. Yung pagsayaw niya sa Panginoon na hindi po obligasyon, hindi lang pagpapasikat, hindi lang para ma-impress po yung mga taong nasa paligid niya. But he was glad to bring the Ark of the Lord into Jerusalem according to God's word. Tama po ba? Number two po na kailangan nating makita po dito, no, the presence of God should cause us to worship and rejoice. Amen. Ngayon po, tinanong again si David, no, he was rejoicing, worshiping, because po, doon sa presence po ng Panginoon, sa pamamagitan po ng Ark of the Covenant. At alam niyo po ba,
Yung Hebrew word translated po as rejoice ay makikita natin throughout the book of Psalm. And yung rejoice po na word, it is associated with this human response. Na yung response pag sinabing rejoice is not a silent response. Oh, tahimik po yung iba. Sabi ko hindi siya silent na response. Pag sinabi at nabasa mo yan sa Psalm, hindi yan matahimik. Amen. Eya malamya. Rejoice in the Lord always. Rejoice. Shout to the Lord all the earth. Eya makantay ta. Philippians 4 verse 4. Actually, kung titingnan mo, itong rejoicing is a very noisy response. Philippians 4 verse 4, rejoice in the Lord always. I will say again, sabi ni Pablo, rejoice. Come on. Come on. Let's rejoice. Psalm 118:24, this is the day the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Psalm 61 verse 1, shout for joy to God all the earth. Kasama ka po ba doon? Yes, all the earth. So yung rejoicing, ang daming ways po na pwede mong express yan. Eh, Pastor, yung rejoicing ko, ganyan lang eh. Yung rejoicing pwedeng sa kanta, yung rejoicing pwede sa pagsayaw, yung rejoicing pwede sa pagpalakpak. Meron ang kantang, there are 7 ways to praise the Lord. Yung mga Hebrew words for praise. Merong kneel, merong pagtataas ng kamay, merong pagsigaw, merong palakpak. Ang daming ways po na pwede nating sambahin ang ating Panginoon. And David, makikita natin, he was glad to know that the presence and glory of God could bring blessing instead of curse. At sabi din po ng Bible, bakit tayo magre-rejoice? Eh sabi ng Bible that in the presence of God, in your presence, there is what? In your presence, there is fullness of joy, and at your right hand, there are pleasures forevermore. Look at that word, fullness of joy. Lahat ng tao, alam mo, hinahanap, joy. Hindi ko lang kung pangalan niya ng babae na hinahanap mo kung single ka. Si Joy. Nasaan kaya si Joy dito? Tama po ba? Marami naghahanap ng joy. Yung problema, maling lugar nila hinahanap yung joy. Dahil yung joy ay dapat po makita mo lamang yan sa Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Come on. There is fullness of joy. Kaya alam niyo po, hindi pwedeng hindi ka mag-breakthrough pag nakapag-enter in ka sa presence ng Panginoon. Kung totoo mong na-encounter si Lord, eh pwedeng muli again, maslam ka pa mo rin eh, tsura. Hindi pwedeng may kabigatan ka, lalabas ka sa lugar na yan, may kabigatan pa rin. Imposible yun, hindi pwedeng hindi mawala yung mga bagay na yan sa presence ng Panginoon. In His presence, there is fullness of joy. Sa presence ng Panginoon, you will find your strength renewed. May pag-asa, may peace of mind, may joy. Yung lakas mo, nire-renew ng Panginoon. Saan ka pa? Tinan mo yung katabi mo, sabi mo, saan ka pa? Noong ka pamunta? Kundi sa presence ng Panginoon. That's why God calls us to rejoice in His presence. And lastly, number 3, the presence of God should cause us to worship Him undignified. Again, sabihin niyo po yung word undignified. Basahin po natin yung verses 16 hanggang 20 to 22. As the ark of the Lord was entering the city of David, Michal, daughter of Saul, watched from a window at nakita niya po si King David leaping and dancing before the Lord, and she despised him in her heart. Verse 20, jump po tayo. When David returned home to bless his household, Michal, daughter of Saul, came out to meet him and said,
how the king of Israel had distinguished himself today, going around half naked, in full view of the slave girls of his servants as any vulgar fellow would. Nung nakikita po ni Mikal si David na nagsasayaw-sayaw sa harap po ng mga tao, ng kanyang mga nasasakupan, wearing yung kanyang ephod, meron man kasing mga nagsasabi na purely naked daw po siya. Hindi, kasi malinaw, mababasa natin, I think, in verse 14, na he was wearing his ephod, no? At makikita po natin dito, na para kay Mikal, parang hindi ata appropriate yung galaw ng haring ito. Bala mo dapat ayamakan yan, o parang alam mo yon, parang iniisip yan, nababaliw na ba si David? Hindi ko po alam anong klaseng sayaw niya, ginagawa niya, no? Pero sa utak nga ni Mikal, dapat hari siya eh. With dignity. Tama po ba? May dignidad. Karespe-respeto. Kapita-pitagan. Ha? Yan yung gusto niyo minsan. Pag nasa church ka, talagang formal ka. May mga, good morning. Mga, no, talagang formal ka mo. Saktong ano lang. Formal. Actually, may mga turo nga before sa mga churches. Actually, may mga ibang churches na ayaw nila mag-ingay kasi iniisip nila na yung reverence mo sa Panginoon ay dapat tahimik lang. But I beg to disagree. Dahil again, karami pong verses sa Psalm na magsasabing mag-ingay tayo. Pero may oras naman po para manahimik. Tama po ba? Verse 21, David said to Mikal, it was before the Lord, or mag-jump na po tayo sa verse 22, I will become even more undignified than this. And I will be humiliated in my own eyes, but by the slave girls you spoke of, I will be held in honor. Pag sinabi pong undignified, it means to appear foolish. Yan nga yun eh. No? Inisip ni Mikal, para siyang baliw and unseemly. Lacking in dignity. Alam niyo po, ito na po yun. Ito yung challenge sa atin right now. Na pag tayo po'y magpupuri sa Panginoon, kagaya ni David, kaya nga may kanta, no? I will dance like David danced, sabi niya. No? Yung sinasabi po nun kung paano si David undignified, eya merine, hindi siya nahiya na sumayaw at ibigay niya lahat ng nararapat sa Panginoon kasi yung puso po ni David was so in tune with God's heart. Tingnan niyo po to. Balik ko na naman po sa point natin. Lahat po kasi to magkakatahe. Pag yung utak mo at yung focus mo, listen, tingnan niyo po, lahat ng mata dito, even online, pag yung focus mo ay unang-una pa lang yung Diyos na, actually parang naglalaho yung mga tao sa paligid mo. Pag nakatingin ka sa Diyos lamang, may sikaso ng gagawa na. May man pinakakit ng gagawa na kasi focus ka. Yes. Nangyayari minsan, di tayo focus. Worship, nanong gagatalan mo. Worship na worship, anong naiisip mo? Nakuha niyo po yun? Ibig sabihin, hindi ka focus. Yes. Noong tama nga po ito. Marky SM. Choking o manginasal? Manginasal lang po. Hindi ka focus. Ba't sa kalagitnaan ng presence ni Lord, inasaling iniisip mo? Are you there? Pag una pa lang, finocus mo na yan sa Panginoon, dapat po sa atin mawala yung fear of man. Ano yung fear of man, Pastor? Conscious ka masyado sa sasabihin nila. Eh kung nagbe-breakthrough ka dyan, umiyak ka dyan, kahit lumabas pa lahat ng sipon mo dyan, at bumaha ng luha dyan, kung ginagawa mo yan para kay Lord, may sikaso yung kasiping mo.
kung ginagawa mo yan para kay Lord. Hindi ka titigil dahil lang may maririnig ka nagsasabi dyan. No! You will worship Him undignified. Hindi ka makikiya na ibigay kay Lord yung mainam na papuri para sa Kanya. Yan yung alam ni David eh. Alam niya, pag nag-worship siya, meron lang audience of one. Eh, para kaya kay ni. Parang sinasabi niya, in essence, itong worship ko, itong sayaw ko, di ko po alam kung pag ganyan-ganyan yung sayaw niyang yan. Sabi, hindi ito para sa'yo. Para sa Diyos ko to. Di ko po alam kung anong klaseng sayaw yan or what. Ba't tapusin na po natin to? Gusto kong pumag-ready worship team. Gusto kong iwan yung tanong na ito. Would you worship any differently if Christ were watching you? Paano kaya kung physical po, nandito yung Panginoon, nakaharap sa stage? Albena, Sister Jude, mag-worship. Talagang ito, dumi, siguro yung worship mo talaga. Talagang, nahilo ata ako. Hindi, yung totoo po. Again, minsan kasi, hindi tayo aware. Oo nga pala yung Diyos kasama natin. Nasa kalagitnaan nga pala tayo ng presensya ng Diyos. Another question, would you worship, would you sing any differently if Christ were listening? Nung malbeng gino, makiramdam niya. Paano ka mag-worship kaya? Paano ka kakanta? I think nagdoble po yung next question. Yung pang-apat, would you listen to His word being preached more attentively if He were in the chair next to you? Paano ka kaya makikinig ng word ng preaching kung katabi mo si Jesus? Ito po yung mga katanungan na i-assess natin. At pwede rin po tayong humingi ng tawad sa Panginoon. Lord, sorry po kung nawawala yung awe, yung honor, yung reverence ko, Panginoon, sa'yo. Ito po yung panalangin ko sa atin at sa akin din na ma-let go po natin completely yung fear of man at ma-worship natin siya ng natural. Alam mo yung natural? Imagine mo, Pastor, paano yung natural? Imagine mo, paano ka ba mag-worship kung ikaw lang sa loob ng isang kwarto? Walang iba. Worship God like no one's watching. Sing like no one's listening. Offer Him a sacrifice of praise. Palakpakan po natin yung Panginoon. Tatayo po, come on. Can I invite every worshiper right